Espiritu ang bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil balito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hindi po madali ang sumunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo at paglimot sa iyong sarili. Ang mga unang alagad ng ating Panginoon, sila ang mga unang nakarinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lahat sa kanila nagtagal. Sa ating ebanghelyo, sinasabi dito na ang ilan sa kaniyang mga alagad ay tumalikod at hindi sumama sa kanya. Ang ibig sabihin, may mga alagad ang ating Panginoon na hindi kayang tanggapin ang katotohanan ng kanyang salita. May mga alagad na mas pinili ang kanilang sarili kaysa piliin ang salita ng Diyos. May mga alagad na kung saan
hindi lubos at hindi buo ang kanilang pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, tayo ay hinahamon na kung nais natin sundin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, nararapat marunong tayong makinig sa bawat salita at pangaral ng ating Panginoon. Nararapat din tayong magsakripisyo at mag-alay ng ating sarili alang-alang sa paglilingkod. Ang mga disipulo at mga alagad ni Kristo, sila ay nanatiling grupo. Dahil ang isang tinawag ni Kristo, hindi siya nagmimisyon ng mag-isa. Laging kasama o napapabilang sa isang tinatawag na komunyon ng mga tao or communion of people. Nararapat, hindi tayo nagsosolo. Nararapat, makibahagi tayo sa isa't isa o sa isang kapatiran. At ito ang nais ng Panginoon, na hindi tayo maligaw, na hindi tayo malihis sa grupo na kanyang itinatag at ating kinabibilangan. Kaya nga nung tinanong ng ating Panginoon ang 12 apostol, tinanong niya, kayo rin ba aalis? At ano ang tugon ni Simon Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating matatag na pananampalataya, nakikita natin at nadarama natin na ang ating Panginoon ay ang siyang tunay na nagbibigay sa atin ng kahulugan ng buhay. Tanging ang Panginoon ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinahamon tayo na maging bahagi tayo ng simbahan. Hinahamon tayo na tayo ay magsakripisyo, magbuklod-buklod bilang isang pamilya ng Diyos. Sapagkat tayong lahat, tinawag ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang iisang angkan ng Panginoon. Hindi tayo dapat watak-watak, hindi tayo dapat hiwa-hiwalay. Tayong lahat sa harap ng dambana ng Panginoon ay magkakapatid sa ating pananampalataya. Kaya nga ang pagsunod kay Jesus hindi madali. Ang pagsunod sa Panginoon, nangangailangan ng sakripisyo. Ang pagsunod sa Panginoon, nangangailangan ng pag-aalay ng sarili. Dahil kung sarili mo lang ang iyong iniisip, tiyak yun, hindi ka makakatagal sa hamon ng Ebanghelyo. Kaya nga sa pagpapatuloy natin ng Banal na Eukaristiya, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang tunay na katawan at dugo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, naway tumimo sa ating puso't kalooban ang pag-aalay ng sarili, ang pagsasakripisyo, at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Kalakip ang matibay nating pananampalataya sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.